Hello guys, so ngayon ang topic natin for today is sira ba ang SIM mo? Walang problema yan, mayroon diyang solusyon. Okay, so ano bang step, ano bang dapat gawin, ano bang kailangan, so yun. Pero bago natin umpisan, paklik naman dyan ng please like, share, and subscribe para dumami ang aming subscribers. So ayan, tara na, pakinggan natin. Dito tayo ngayon, Smart Store. Smart Store, so tagal ko follow ko dito ko sa SM Masinog. So ang gagawin nyo lang guys, unang-una nyo gagawin, kung ang SIM nyo ay nawala, kukuha kayo ng affidavit of loss sa PAW, no? At pagdadala kayo ng mga another proof na sa inyo talaga yung number na yon, like kalimbawa GCash, Paymaya, Coins. Yan, so pupunta kayo sa pinakamalapit na Smart Center. Ipe-present nyo dun yung SIM nyo ang sira para palitan nila. So pagpunta nyo dun, ang mangyayari, punta kayo, salubang kayo ng guard. Syempre alam naman natin na may pandemic ngayon, kailangan naka face shield and face mask para tanggapin kayo. Then magsasubmit kayo ng health ano nyo, papapirmahin kayo ni manong guard yun. Tapos bibigyan kayo ng form, ipilapan nyo yun, name, number, tsaka signature. So yun, then pagtapos nun pipila pa kayo, ha, pipila pa kayo. Tapos nun bibigyan nyo na yung luma nyong SIM, papalitan nila ng ganito guys, ipapalit nila. Kung nababasa nyo yan, SIM replacement, no? SIM replacement, yan. Yung sa akin kasi, sobrang importante nung SIM, kaya kumuha ako na ito kasi andun yung mga details ko. Like sa GCash, Paymaya, bank accounts. So yun guys. So yan guys, ayan yung SIM, yan. Same number lang siya. Ito yan, tingnan natin. Yan yung SIM na pinalit. So ito guys, itong SIM na to, ang activation nito is 24 to 48 hours bago siya ma-activate. Pero ang sabi, hindi naman daw inaabot ng ganun. That's the ano lang, yung pinakamahabang maximum time lang na para mag ano, ma-activate to. So yun, hindi, sasalpak na natin, tatry natin sa salpak sa cellphone ko. So yun nga pala guys, kumuha ako ng SIM na to kasi yung SIM na ganito sa akin ang tagal na. So old model na SIM na, ang laki niya. So yung mga bagong phone kasi na ngayon na lumalabas is nano SIM na, sobrang liliit na. Kailangan mo pa ng yung pantusok para lang tanggalin. Dati kasi ang SIM malaki. So yun na siya guys, same number lang yan. So yun guys, ano nga bang kailangan para kumuha nito? Kung halimbawa ang SIM mo nawala, yan, kailangan mo kumuha nito. Magdala ka lang affidavit of loss, another proof na sa'yo talaga yung SIM, like GCash niya, then name mo, pirma, punta ka dun, maproban ka. Tapos kung gusto mo papalit dahil malaki, yung sa akin kasi malaki, so ipapresent mo yung SIM mo doon, papalitan nila ng ganyan. Meron sa'yo ipapafill up, then okay na. Ano pa bang mga dahilan para kumuha ng replacement SIM? Naputol, nasira, nawala ng network, kunyari nawala bigla yung network,
Meron kayong account na pinasok nyo yung SIM nyo na matagal nyo naman di pinapaloadan, na wala yung network, pwede nyo kunin yun sa mga smart center na malapit sa inyo. Okay guys, parod nyo ba yung vlog? So, kung katulong kami ng sagot namin ng mga katanungan nyo about sa SIM replacement, marami pa tayong topic dyan na pwede natin talakayin. So, i-comment nyo lang sa baba. Then, tatalakayin natin yan. So, legit vlogs, please like, share, and subscribe. Click mo na rin yung notification bell. So, yun. Maraming salamat.